Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa ating mga kaibigang OFW. Sa araw nito ay ating itatampok kung inyong matatandaan noon na magkandak tayo ng kalisorbi sa Binyan, Laguna. Nakita natin ang isang mag-asawang nagtitinda ng kandila. Kung kaya't nakita ito ng isang Good Samaritan. Dahil dyan, agad akong pinabalik sa lugar na iyon upang ibigay ang sorpresa para sa mag-asawang Ryan. Maaga pa lang ay binaybay ko na ang Binyan, Laguna kasama si Pintorados. At samahan nyo kami. Dito iikot ang ating inspiring story. Sorpresa para sa kapatid nating Akrok. Nandito na po tayo sa simbahan. Dito daw nakatira si Ryan. Ipagtatanong natin. Kuya, good morning. May kilala po ba kayong Ryan, anak ni Paing? Yung nagtitinda ng kandila sa bahay. Binyang? Oo. Binyang? Opo. Oh. Saan ang bahay nila? Tulo. Nandito pa? Bakit to? Lalakad pa ako kami. Bakit po? May sadya lang po kami sa kanya. Pagdating namin ay nagtanong kami kung saan nakatira si Ryan. At akala namin ay doon na mismo sa simbahan. Nasa kabilang kanto pa pala siya, kung kaya't agad naming pinuntahan. Dito ang bahay ni Ryan, yung anak daw ni Paing. Nagtanong kami sa nag-uumpukang mga tao kung saan ang bahay ni Ryan. At nasa tapat na pala kami. Kaya't agad kong pinuntahan. Sa pagkakataong ito ay hindi alam ni Ryan na may bit-bit kaming sorpresa. Ang aking idadahilan ay aalamin ko lang kung paano gumawa ng kandila. Kung kaya, binalikan namin siya. Pa nakatira po sa Ryan? Yan ang titin na ng kandila. Pasok po kayo. Gising na po ba siya? Hindi lang mo alam. Hindi mo sa ibang bahay. Ay, ganoon. Papasok na po kami. Nasa kabilang bahay pala siya. Sa papasok pa lang, nakitaan ko na makitid na ang daanan papunta sa kanila. Mula sa malayo ay may natanaw akong isang matandang nakaupo. Ryan! Tulog ba? Wait lang po. Ryan! So mga kaibigan, mukhang tulog pa. Sige, tinawag na po. Ay, kuya. Hello, good morning. Morning po. Nagigising mo lang? Opo. Kumusta? Okay naman po. Hindi na galing kami doon sa sa simbahan. Oo, sinasabi niya hindi kayo nagtinda. Oo. Labahan doon niya, nagpunta na kami sa inyo. Sa bahay ninyo? Opo. Sa iyo, mga boss. Ito po tatay ko. Tatay niyo. Dito kong nakumpirma na ang nakaupong matanda ay tatay pala niya. At sa pagbungad pa lang, nakita ko na hindi maganda ang kalagayan. Halatang may nararamdaman. Pagpasok ko sa kanilang bahay, kita ko agad ang isang tipikal na isang ordinaryong mamamayan. Pagbungad pa lang,
Nariyan na ang kanilang gawaan ng kandila. May bandang itaas naman, marahil dito sila natutulog at nagpapahinga. Nalaman ko na ang kanyang nanay at ang kanyang tatay ay mayroong mga karamdaman. At bukod tangi, siya na lang ang tumatayong nagtataguyod dito. Gusto man niya dalhin sa ospital ang kanyang mga magulang, pero wala siyang sapat na halaga. Dito pala paggawa ng kandila ninyo, no? Ano ito, mga hulmaan? Apo, ang katawan. Tapos katawan. Ito yung pagtunaw. Apo. Matagal na kayong nagagawa ng ano? Oh, matagal na po. Gagandila. Matagal na po. Binata ko po standard. Sa yun na pinamana ito? Hindi po. Bakit yung sinabi yung importe yung galing dito sa Galaplasa? Oo. Pero pagka yung pangaraw-araw, eh, hindi na rin pumagat yung destatay, ako naman titinda. So, bali ilang ano na, ilang taon na kayong magtitinda ng... Takal na ho, dekada na. Mga ilang taon na tayo? 3 taon na. Mga? 3 taon. 30? Oo. Kasi yung tinda yung destatay, mga 16, 15. Anong problema naman ni tatay mo? Ano po siya, sa puso, tapos sa tawag ko, diabetes po, tapos hindi ko sa mga tayo. Pagkasi ito natin, hindi ako mga tayo. Kumbaga, parang ano lang po, matignan siya na maayos, hindi siya makapag, ano, gusto ko makapag-maayos siya. Baga mapapagabingin sa doktor mo. Tapos kayo na rin lang po, may bukul dito. Ano naman ang sabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, ano ro po eh, kung sa sis naman daw po, kukoperahan doon. Eh sabi ko, napakalaki ng gastos kasi dalawa po yan. Nanigatay ko sa nakukuha ng pera, sabi ko. Ang hapil lang eh. Hoy! Saan ang pagsuli ah? Sabi ko, na ano nga ako sa trabaho. Kasi si tatay wala mag-aalaga sa kanya. Siya ako magiginda, ganun-ganun. Eh, dati nagtatrabaho ka? Oo. Oh. Ano, sa gardenia po ako. Gardenia. Ako sa Argentina. So, hindi na kayo nagtinda ngayon? Hindi ka na nagtrabaho. Na-focus ka lang sa pagtitinda. Kumusta naman yung kinikita mo dito sa pagtitinda? Mahira naman po. Hindi ka kapag yung dating hindi lockdown, agang mabenta kami, lalo yung maayos pa tatay ko. Ano yung benta ngayon, mabagal. Pagkapatas ka po, wala pang 1,000 yung benta namin. So. Habang nagkikwento si Ryan ay ramdam ko ang bigat na kanyang dinadala. Ang nanay at tatay niya ay kailangan maipadala sa ospital para matingnan ng maayos at maipagamot. Huminto siya sa trabaho at siya na mismo ang nagtinda ng kandila upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang hindi alam ni si Ryan na sa mga oras na ito ay may surprise ang nag-aabang sa kanya. Sabi ko nga, yung kay Leo Mayertos, yung 5 account niya, humihingi ang tulong dito sa dalawa. Sabi ko, parang hindi yata mabukusan ni Brad. Sabi ko gano'n. Sabi ko, paano kaya gagawin ko? Sabi ko gano'n. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, kung marunong nga. Habang nagkikwento si Sir Ryan ay nakita ko, siya yung taong tipikal na talaga namang kailangan magsumikap at magporsige. Ang buhay niya sa kandila na lang umiikot. Ito na lang ang bukod tanging pag-asa niya na siyang pagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang hindi niya alam, sa mga oras na ito ay may nag-aabang ng sorpresa para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sinadya natin ang bahay ni Ryan. Ang bukod tanging nagtitinda ng kandila, no, isang taong na na-interview natin, kung yung matatandaan si Ryan ang na-interview natin doon sa simbahan nung nakaraang linggo nang bumisita tayo sa binyan. At nagulat tayo sapagkat nang umasyal tayo dito sa kanilang bahay. Higit natin nalaman na ang kanyang tatay at ang kanyang nanay ay mayroong
problemang din na, may health challenge pala na kung saan ay siya yung talagang tumatay yung may responsable sa lahat ng mga gastos. Hindi tumutulong yung mga kapatid mo or ano man? Natulong naman po. Eh, siyempre, oh, may mga pamilya na rin po. Eh, kaso, yung kuya po, nakukupang din po. Siyempre, kung ano, hindi po rin po siya. Eh, kaso, hindi rin po ano, gawa ng maintenance si tatay. Kaya nga pinatigil ko na rin po sa gamot. Kasi napakamahal ang gamot. Ang daming gamot na binaano sa kanya. Tapos pagka ano, ang akin na lang ho, ginagawa ko, yung oxygen lang po niya, nag-ano po kami yung oxygen niya maliit. Uh-huh. Ayun, parang isang dalawang araw. So, eh, yung oxygen magkano, nasa 400. Ang isang oxygen, dalawang araw lang yan? Oo, oh, maliit lang po yan. Oo, oh, 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 yung ano, yung parang para portable na. Oo. Oh. Yan. Yan, yan. Yung dati, malaki siya. Nanghiram kami sa taong ito. Ano yun? Pag natutulog siya, kinakabit? Or, pagka siya sinusumpong. Sinusumpong. Opo. Kasi madalas naman po siya pagka siya sinusumpong talaga. Hindi siya makagumahinga. Kaya gumagano ng puso niya. Kaya andun yung misan natin tumitili na siya. Na ano, sabi ko nga, para ba natin gagawin po? Sabi ko, hindi na natin magagano. Kaya tsaka-tsaka na rin po. Si ano, si nanay po. Ah, si yung nanay. Kaya po yung nanay ko ay yung tatay ko mag-asawa po na. Yan. Yan yung mitya na ginagawang kandila. Siya ko nagawa. Siya naman ang nagawa oh. Ng ano? Itong... Ang mitya po. Mitya. Opo. Ah. Pagigil po siya. Ito, ito na po siya. Yan. Ito yung kandila. Tapos yung ano yan, di ba? Ito, tumog po siya. Tumog lang. So, pagkakandila ko talaga ang kanilang trabaho dito sa binyan. Sa mga oras na ito ay paniwalang paniwala ko si Sir Ryan na ang sadya namin ay alamin kung paano gumawa ng kandila. Kung paano nila ito ibinibinta. At syempre, nagpaalam na kami sa kanya. Ang sabi ko, hindi kami magtatagal, dumaan lang kami sapagkat nais kong malaman kung paano nga ba ginagawa ang kanilang mga bintang kandila. Subalit bago kami umalis ay humiling siya ng panawagan para kay Sir Francis Leo Marcos. Ito na raw ang pagkakataon niya para may paabot niya ang kanyang mensahe. Brad, magandang umaga sa iyo, Brad. Kung sakasakali, nahingi ako ng tulong para sa magulang ko pati tatay, lalo na kay tatay. Kasi kailangan kong pagamos tatay, pati nanay. Sana makahingi ako kahit konting tulong. Yun lang, Brad. Marami sana non libra. Sana matulungan ko. Thank you, bro. Thank you. Matapos ang ilang interview ay nagpaalam na ako at syempre ito ang kasunod. Samahan niyo kami para sa sorpresa.
So ayun mga kaibigan, so bumili tayo ng dalawang tray ng itlog. At ito yung bigas na binili natin, no? Angelica, 2,050 kilos ito. Para ang atin purpose natin dito, kahit isang buwan may pagkain na sila. Hindi niya problemahin yung pagkain. So meron na tayong grocery. So kompleto na. I think sa araw na ito, si Ryan makakausad kahit isang buwan pagkain ito. Itong price ka na dala ko, hindi yung isa eh. Mas mababa yung isa. So ayun mga kaibigan, hindi niya alam na bumalik kami. Ano kaya ang tsura natin ka natin? Sasabihin, hindi niya alam na mayroon siyang surprise. Si Ryan? Ryan, eto na Ryan! Ryan! Bakit bais? Eto! Bumalik! Ha? Bumalik ako! May nakalimutan pala ako! Oh? May nakalimutan ako! tingnan mo! Halika sa labas! Halika kayo! May nakalimutan kasi ako eh! Sama ka te! Nang makita ni Ryan ang nakabungad naming sorpresa, malayo pa lang. Nasilayan na natin ang kanyang ngiti, tuwa at sigla sa hindi inaasahang pagkakataon na may matatanggap siyang regalo sa araw na ito. Ito! Ay, sana on! Ayan. So, ito para sa iyo ha. 50 kilos rice. May groceries dyan. Yung gatas niyan, may gatas niyan na pang-adults. Yun lang muna. Ako yun po. Para kay Lola or bahala ka na sa kanila. Tapos may biskwit, no? Tapos kapi, itlog. Para at least, hindi ka mamproblema na muna, ha? Apo. Okay, by the way. Dito pinaliwanag ko na sa kanya na habang pinapalabas natin ang video na nagtitinda siya sa kandila, nakita ito ng isang Good Samaritan at kaagad na nakipag-ugnayan sa akin. At sa sobrang saya niya ay balak silang bigyan ng sorpresa. Ito ang naging dahilan kung bakit nakabalik tayo sa bahay ni Ryan. Sa mga oras na ito ay sobrang naramdaman ko ang saya sa loob ng kanilang pamilya. Ang kanginang bigat ay nawala at napalitan ng sigla. Maraming maraming salamat sa ating Good Samaritan na tumawag at nakipag-ugnayan sa akin upang pasayahin ang pamilya ni Sir Ryan. Napakabusilak talaga ng puso mo. Maraming salamat po. Maging ang tatay ni Sir Ryan ay natuwa at talaga namang banaag mo
Sa kanyang mukha ang saya, subalit hindi mo alintana sa kanyang mga mata na may bigat siyang dinadala dahil sa kanyang karamdaman. Ano to? Mga kaibigan, sa sindi ng kandilang ito, hindi natin nakalain ng isang rayan na nakita natin at nagtitinda ng kandila sa harap ng simbahan ng Binyan ay may mabigat na dinadala. Isang pag-asa ang kanyang nakita nang muli tayong bumalik. Ang kanyang magulang, ang bukod tanging binubuhay niya sa ilaw ng kandilang ito. Nakita po ninyo ang kwento ni Sir Ryan at naway naantigang yung puso sa kanyang mga sinabi. Isang magandang-magandang istorya na naman ang ating nahihatid mula dito sa bayan ng Binyan. Kasama ko si Pintorados. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento ni Sir Ryan. Meron Dayan.